Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa aking channel, ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw, panibagong kwento ka na naman, and yun, mga walang kwenta-kwenta lang naman pinag-uusapan natin dito. But syempre, I know na makaka-relate kayo. No, so yon, welcome sa Daddy Cool keyboard with a tiger background, which is mean that I am a soloist for today. But yon, tuloy-tuloy tayo sa pagkikwentuhan, and ang pagkikwentuhan natin ngayon is mga palusot. Daming palusot, eh. Mga palusot ni Daddy Cool kay Mommy Cool kapag gabi na umuwi. Yan. Mga palusot ni Daddy Cool kapag gabi na umuwi. No? So, yon mga mami ko dyan, ball pen and papers. So, malaman yung mga palusot. But, I know na tulad sa mga girlfriend, mga millennial ladies, eh, alam nyo na rin kapag nagpapalusot ang inyong mga asawa. No? So, yon, without further ado, kwentuhan tayo. And, yon. Yung una natin sa mga palusot ni Daddy Cool kapag gabi na umuwi is eto, last pang na to is yung nag-overtime. Yan. Lalo na kapag ano, kapag si Mommy Cool and pagdating ni Daddy Cool ay nakaabang na si Mommy Cool sa may pintuan. No? So, uunahan niya na yan. No? So, ang mga linyahan ng mga Daddy Cool yun is ano eh, yung umuna akong sa ano. Pagod na ako sa trabaho, nag-overtime ako, blablabla. Kahit totoo natutulog sa trabaho. No? So, yun, inuunahan niya yung asawa niya na magbunga. No? So, ito talagang gamit talaga ito ng mga daddy ko. Yun, no? Lalo sa trabaho, siyempre, trabaho yun eh. Diba? So, alam ko kasi, lalo sa mga corporate, birang-bira na naman nag-overtime sa construction niya. Talagang madalas mag-overtime, no? So, talagang mga mami ko, okay, mga asawa nyo, mga nasa construction, nagtatrabaho, mga engineers, yan, or wala pa man na alam nyo na palagi may overtime. Eh, pagpasensyahan siya. But, syempre, kung ang inyong asawa, 8 to 5 lang, no? Sa office lang. Mag-isip-isip na rin kayo. But, hindi ko inaano yung mga office workers. I know na maraming ginagawa, kaya, madalas mag-overtime, pero kadalasan kasi mga daddy ko eh talagang ginagawa ng habit ang maging palusot ang pag-overtime. So, yun, medyo naspag na to at alam na ng mga mami ko na maging palusot nito, no? So, medyo mag-isip-isip na kayo ng bago magiging palusot nito. And yun. And yun, yung next natin sa mga palusot ng daddy ko kapag gabi na umuwi is yung ano, nag-iya ang katrabaho. No? Ito, kadalasan to, kapag gabi na nakaka-uwi, siyempre, may mga amats-amats pa, ganyan-ganyan, mga nakainom, no? Siyempre, magtatanong sa mami ko, ang talagang sinasagot kadalasan nito, ang daddy ko is yung ano, nag-iya si katrabaho ng ganito, birthday kasi ng katrabaho ko, birthday ng asawa ng katrabaho ko, birthday ng anak katrabaho ko. Pero totoo, siya nagaya mag-inom, lalo na kapag payday, no? So, talagang ibinubuntun ang sisi sa mga katrabaho niya, yung katrabaho niya ay mahimbing na natutulog, tapos siya ay nagiinom, no? Sa kung sino man ang kasama niya, tapos yung katrabaho natutulog ang nagdadahilan na kaysa may ganitong event, may ganyang ka-event, nayaya, no? So, siyempre, hindi makatanggi, katrabaho, para makipag-show sa life din, no? So, nagiging ano nito eh, mayroon nagiging gas-gas na to sa mga mami ko, lalo ko kung naniniwala pa kasi mga ganito, pero, as far as I know, eh, medyo nagiging ano na to, nagiging hobby na talaga ng mga daddy ko na maging palusot ang pag-iaya ng mga katrabaho. So, isip-isip, di ba? And yun. And yun! Yung next natin sa mga palusot ni Daddy Cool kay Mommy Cool, eh, ito medyo, ano eh, medyo karugtong to nung una. No? So, yun.
Yung ano, yung sinabi niya may bigla ang meeting. No, may bigla ang meeting, syempre. Yan, no, meeting. No, meron naman din kasi talaga, lalo sa corporate, na may pabigla ang meeting si boss, ganyan, may gustong ipagawa si boss, gato, ganyan, no? So, yung mga meeting na nakakabuso, naranasan ko na yung meeting na 3 oras, 5 oras, tapos sa susunod na linggo-linggo ganun, no? Tapos, ano, wala naman din nangyayari. So, parang nakakabusik yung mga ganitong meeting, no? But, syempre, kadalasan talaga ito, magiging palusot ako ni Gabi ko. Gabi mo, siyempre, pagkatapos ng meeting, marami ka pang gagawin, tatapusin mo pa yun, no? Pero, mga mami ko, o mga tropa ko, no, hindi nauubos ng trabaho. Diba? Kasi pag naubos na, wala ka nang gagawin, magtatanggalin ka na lang doon sa kumpanya. Kaya, magpasalamat kayo at meron kayong naman, hindi nauubos ng trabaho. No? Kasi pag naubos yan, wala na, sisibaki na kayo. But, sa mga mami ko, no, sa mga biglaang meeting, medyo isip-isip din kayo dyan. Kasi baka biglaang meeting, biglaang yaya lang pala sa labas yung sinasabi ng mga asawa nyo. So, medyo iano nyo rin, tawagan nyo rin ng pabigla. O kaya tawagan nyo yung mga katrabaho kung talagang may biglaang meeting. No? So, siyempre mag-i-sneak peek kayo sa cellphone nyo. Kukuha kayo ng number ng katrabaho. Kinawa lang. Kukuha kayo ng number ng katrabaho para anytime na magtatanong, anytime na gagabi si Daddy ko, eh, alam niyo na kung anong gagawin niyo. And yun. And yun. Yung next natin sa mga palusot ni Daddy ko kapag gabi na uwi, ito, actingan naman to. Actingan, no? So, yung biglang, ano, uunahan si Mami Cool na magalit. Yan, mauuna kay Mami Cool na magalit. No, so, eh, ito, mga ano, lalo na kapag talagang late ko nakauwi, mga alas madaling araw na, no, tapos biglang darating ka, nandun si Mami ko sa harap, no, tapos ang acting na biglang, oh, ano, ba't hindi ako nagtutulog? Dapat natulog ka na, dapat naman ako inintay, di ba? Ba't mo ba ako inintay? Kaya ko namang magayon sa sarili ko mag-isa, tapos yung panganga pa lang si Mami ko, eh, biglang na lang katatalak. No, so yung unang magalit para hindi magalit si Mom. Siyempre si Mommy ko ito. Pag nagalit na yan si Daddy, medyo na-atras na yan, no? So kahit mga bunga ngayon na ano na Mommy ko, no, kapag nagagalit na yung mga Daddy ko, eh, bigla na lang umaatras, lalo na kapag galit sa trabaho. Siyempre iniisip niyan, pagod sa trabaho, kaya galit, ganito ganyan. Yun ang mga nagiging palusot ni Daddy Cool, eh. Pero ang totoo, nakainom lang yan. Nayaya ng kunsa. O kaya nagyaya. No? Nagyaya sa mga katrabaho. Yan. Yung, lalo na kapag alam nila na tiklop sa kanila yung mga asawa nila. Ako. Sinasabi ko na uunahan talaga nila yan magalit para siyempre hindi magalit yung mga asawa nila. No? So, ito medyo epekto naman. Meron talaga ng sa mga mami ko na may epekto itong mga ganito na talagang hindi na sila makakapagsalita. Kapag nagsisim tapos may pa-walk out effect pa si Daddy ko na. Napakagaling umakting ng mga ano na ito. No? So, kung ganito ang mga asawa nyo, eh, tingnan nyo rin kasi baka medyo gumagawa ng kalokohan yan. No? Siyempre, hindi na kayo magtatanong kapag galit yan, eh, di ba? So, discard yan mga mami ko, di ba? And yun. And yun. Yung next natin sa mga palusot ni Daddy Cool kay Mami Cool kapag gabi na nakauwi is yung ano, ito, bihira-bihira lang to, pero meron talaga ng mga ganitong Daddy Cool, no? Yung ano, yung nakatulog sa system, no? So, yun, hindi ko alam. Meron naman talaga na mga anto, yung masandal tulog. No? So, yun, ito medyo naging hobby na rin. So, pag alam ni Mami ko na hindi magte-texto, iniisip ka agad na nakatulog. Sa sasakyan, sa bus, sa jeep, sa FX. No? So,
nakakarating na sa terminal. Yan, no? So, medyo hindi nag-aaral ang mga mommy cool, no? Sa mga ganito lalo na kapag ang asawa nila ay masa, no? Masa pa. Parang ako, masa nagtulong. No? But, ako naman, hindi naman ako yung ganun. Parang alam ng katawan ko kung saan ako bababa, eh, no? So, pero meron talagang mga tao na, ewan ko kung talagang, ano, pero talagang umaabot sila ng terminal. Ng bus, ng FX, no? So, doon na sila sa may terminal na gigising, o kaya ginigising na lang sila, tapos babalik na sila sa mga bahay nila. So, but, yun nga, mga mami ko, huwag kayong masyadong maging kampante. Diba? Huwag kayong masyadong maging kampante na nakakatulog lang yung asawa nyo sa sasakyan. Kasi malay nyo, nagiging palusot siya lang yun. Kasi alam niya, hindi ka magtatanong. At kapag sinabi niyang nakatulog sa sasakyan, eh maniniwala ka agad, eh mag-isip-isip ka rin. No, so, yun din. So, maging ano lang tayo, maging observant lang tayo sa mga palusot ni dali ko. No, siyempre, di-discard yan lang na kapag gabi na nakauwi, diba? And yun. And yun. Thanks for watching for today. Thanks for watching for today's video, and ano, I know na marami nakarelate sa mga mommy cold ngayon, no? So medyo mag-isip-isip na yan. So sa mga daddy cold na mga kapanood nito, eh medyo mag-isip na kayo ng iba strategy dahil binukuko na kayo at hindi na kayo makakos. No, so yun mga mommy cold, eh yun, eh babae nga kayo. Diba? Babae kayo, so medyo malakas ang girl's instinct nyo, kaya dapat nararamdaman nyo kapag ang mga daddy ko eh nagpapalusot lang, you know? So mayroon naman talaga mga ganito na talaga naman, totoo naman talaga to, nangyayari naman talaga, but madidistinguish nyo talaga yung totoo sa hindi, diba? Tingnan nyo lang lagi sa mata. Tingnan nyo lang lagi sila sa mata kung talaga nagsasabi sila ng totoo or what. But, syempre, kung nagpapalusot yan, eh, medyo huwag nyo pagbigyan. Huwag nyo pagbigyan o dagupan nyo kasi kung kayo palaging tinotolerate na yung mga palusot nila dito, eh, pinapalampas nyo. Eh, talagang masasanay at masasanay yan na talagang magiging confident siya. Baka yung maging palusot na lang niya ay yung mga mild na lang o yung hindi nakapaniwala tapos maniniwala na lang kayo. Diba? So, medyo maging ginagawa na kayong tanga na. Diba? So, huwag kayong papayag mga mami ko. Lalo na mga mami ko kayo, asawa nyo, dapat hindi siya nagpapalusot sa inyo. Lalo na kapag gabi umuwi. Diba? So, but don't give them any reason para magpalusot. Diba? Na kasi siyempre kung alam nilang bubunga nga mo sila kapag gabi na sila umuwi, eh huwag nilang din talaga silang bibigyan ng gano'n, diba, ng dahilan. So kung ano man, kung gabi umuwi, medyo kausapin nyo naman din kasi ng mild para magsasabi talaga sila ng totoo. Yun naman yun, eh kapag hinipitan mo, talagang magsisinungaling yun para hindi ka magalit. Pero kapag niluwagan mo naman, eh aabuso naman. So yung tama lang, yung tipong hindi ka ganun nagger, pero hindi mo naman tinotolerate na gabi siya masyado umuwi. Diba, lalo kapag may anak kayo, diba, dapat palagi kayong nakikita ng mga anak nyo, mga magulang, diba, mag lumalaki, dapat palagi kayong nakikita para kilala ka nyo. Diba? So, yun. Thanks for watching ulit, and don't forget to like, share, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa aking daily vlogs. At tuloy-tuloy pa lang tayo sa first 500 subscriber. 500 subscriber para sa aking 3D origami base na ipamibigay kapag nahit ko na yung aking first 500 subscribers. And maraming nyo, so pagkatapos nun eh, 1,000 subscribers, 1,500, and habang tumataas, no? So, yun, tuloy-tuloy na kayo sa panonood ng aking mga vlogs, and ipalaganap natin ang Daddy Cool Fever na ngayon ay sinat pa lang, but eventually magiging ano na yan, magiging sakit. Sakit na nakakapagpasaya, na magkakaroon ka ng kakwentuhan. Diba? So, yun. See you when I see you, and bye-bye!